Masayang gabi, Pilipinas! Ma-action ang hatid namin sa inyong lahat as we get fit for today's episode dito sa Anytime Fitness Gym in BGC, Taguig. Ang makakasama ko ngayon ang magpapatunay na age is just a number pagdating sa pagkakaroon ng active lifestyle. At kung sino ang aking tinutukoy, narito panoorin natin lahat. Sa tikas ng katawan at lakas na kanyang ipinapamalas, abay aakalain nyo bang 57 years old na ang dating presidente ng Philippine Actors Guild at former chairman ng Optical Media Board? Nagsimula sa showbiz sa edad na 17 years old, nasa 30 programa sa telebisyon at 80 pelikula na kanyang nagawa sa loob ng 40 taon sa industriya, tunay na hindi matatawaran ang kanyang naging kontribusyon sa showbiz. Pagdating naman sa martial arts at self-defense, pinagpapatuloy niyang ibahagi ang kanyang galing at kaalaman sa social media sa pamamagitan ng kanyang YouTube channel na Ricketts TV. Yes! Hi, Derek Rodney! Hi! Good morning! Good morning! Early birds! Buti na timingan ko kayo. Syempre kasama po natin actor, scriptwriter, film director, producer, and martial artist. Kasama natin ang nag-iisang Derek Rodney Ricketts. Thank you, thank you, thank you. Ito ba usually morning routine? Like you work out first thing in the morning? Yeah. Actually, diyan galit ang asawa ko eh. Kasi wake up at around 5 a.m. 5 a.m. And then work out around 6, before 6. Ganun. Usually, 1 hour? Mga ganyan ang workout. 1 hour is okay. May routine po ba yung workout niyo? Like you do, di ba may mga, you have to do stretching before? Oh yeah, may that's meditation. Normal. Before and after. I do stretch. Kasi, importante yun eh. Pag hindi, sasakit katawan mo. So you work out every single day? Every day. Every day? Pag kunwari puyat, like kagabi puyat ako, babawi ako sa hapon. Pero it's not an hour. It's gonna be about maybe 30 minutes. But yes, more of stretching. Tsaka ano lang, parang speed-speed, parang pang ano lang. Panggalaw-galaw. Ay, pag, the word is sa amin, pagpag ang tawag doon. Kasi can't do the same thing pag puyat ka eh. Mag-lip ka ng weights, di ba? Parang mahilo ka. Kulangan. Nabasa ko yun kasi binasa ko yung libro ng Why We Sleep by Matthew Walker. Yung right, sobra yung importance ng sleep sa diet at saka yung workout. Kahit daw mag-diet, mag-workout ka, pag hindi ka natutulog ng tama, hindi effective yung ginagawa mo. That's the sad part. I don't get to sleep 7 hours. Ilang hours lang po? I only sleep 4 to 5 hours a day. Huh? Yeah. Talaga po? Oo, oh, ganun na ako ever since. Eh. Ah, parang yun hyper na yung body clock nyo. Oo. Oh, nasa sistema nasira na. Nasira eh. Pero di ba 5 years old kayo? Nagma-martial arts na kayo? Oo, oh, I started 5. Because of my brother. He was my inspiration, but he passed away. Yeah. Si Master Tupper, they call him Master Tupper. So yun ang parang pinaka nilulook up nyo, inspiration. Oh yeah, grabe yun, grabe. Very disciplinarian. Mm. My dad is, but my brother's even. Paano kayo napasok sa showbiz? Kasi 40 years na kayo sa industry. Yeah, 40 decades years na ang binibilang. Ano, I started model. Yan, rap model yan. Kasi fit, maganda katawan. Rap model ako nun. Tapos from there, nakita ko ni Tito Dolphy. Kasi nilove team kayo kay Miss Maricel Soriano. Yes, my heart belongs to daddy. Tapos, siya una nakadiscover sa maging action star. Why? Kasi Tito Dolphy sabi, oh, baka pwedeng bigyan mo ng routine yung si Ronnie, ganun. Tanong sa akin, marunong ka ba sumuntok? Opo. Marunong din, tinuloy ko na, marunong din po ako sumipa. Tapos sabi ni Tito Dolphy, bigyan pa ng fight. Dinigyan ako ng mga fight. Siguro nakatatlong fight scene ako doon sa movie. Tapos sabi niya, pero yung movie niyo, di ba parang Teeny Bopper, love team, love team? It's a love story, comedy, Dolphy eh. Pero na-discover na may hidden siya, talent pala. Siya nakakita noon. Tapos sabi niya, mag-action star ka. Walang bata action star, sasabi ko. Ilang taon kayo noon nung sinabi niya yun? Wala man, 19, 20. Uy, grabe, ang tagal na natin nag-uusap si Derek Ronnie kanina pa nag-treadmill. 19, 20 years old ako noon. Tapos, tuwan-tuwa ako kasi finally, may nakita sa akin na opportunity na gumawa ng action movie. At saka ito talaga yung ginagawa niyo, hindi pa kayo actor. Yes, buhay ko na yan. If you know me personally, American time ako eh. So pag sinabi ng director, sasabi niya, oh, call time, ah, 9 o'clock. Andun ako 8:30, excited ako eh. Ganun nga po siya, ang aga po ngayon ni Derek Rod. The reason why I produce Rockets Production, I directed, I wrote, because nobody wants to get me. Dahil kasi san, may sarili kayong strict na time. Prinsipyo. So sabi ko, bakit ganun? Bakit? Puro ako, bakit? Bakit? Sayang, sayang opportunity. Pak! Action ang gusto ko. Pasok si Bong Revilla, tinulungan ako, bodyguards, Direk Willie Milan. Tuloy-tuloy na. Tapos yung Maganto, yung first lead ko, yun na. Yun na yun. Tapos Chamba. Tuloy-tuloy na. Chamba yun. Ba't hindi kayo hinihingal, Direk?
Yung breathing kasi sanay ka na. Sanay ka na? Oo eh. Minsan ipit mo yung diaphragm. Yan, no? Parang may yung facing nyo. Iniipit mo rin siya. Kasi when you run... Kasi di ba pag nagsasalita tapos tumatakbo? Kaya nga tanong ko, tatakbo ba kami? Di ba? Ang galing. Pag-walking is easy. Na facing mo na yung sarili. Actually kami ni Maris, yun ang bonding namin. Kasi she can't run eh. Mm-hmm. So we walk for an hour. Tapos ako may dumbbell. Pak! 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 Tapos sasabihin ni Maris, o yung kapitbahay. Hindi, ito talaga ako eh. Pero nung nagpo-produce na kayo ng sarili niyong pelikula, paano yes. yung mga stunts kayo gumagawa lahat? Oo. Anong pinaka hindi niyo malilimutang pelikulang ginawa niyo? Siguro yung blessing sa akin is Mano-Mano One. Mm. Yeah, because it started my career as a director, fight director, scriptwriter, producer. Paano niyo nagawa yun? Nag-scriptwriter kayo, director, producer? Fight director. Fight director. Sa systematic ako eh. It's very important. Pag systematic ka, madali. Pag yung wala kang ano sa oras, hindi mo alam yung discarte. Hindi, tsaka maganda yung lifestyle ni Direk Ronnie kasi he's so healthy, he doesn't have vices. So he can really focus on what he loves to do exact. In passion. Di ba, hindi kayo nagsismoke, hindi kayo umiinom. Ever since, no? Yep. Hindi kayo nag-nightlife nung party-party nung mga time hindi ako mahilig eh. Mm. Ang tawag nga sa akin, ang boring kasama yun. Okay. Kasi minsan... Minsan boring tayo, no? Minsan I tried. Siyempre, nagmo-model ako. Sabihin sa akin, oh, yan nga. Ako yung bunso eh. Tapos pagdating ng mga 11, 10:30, uwi na ako. Parang Cinderella. Oh, para kayong, parang babaeng may tawag strip sa akin parents. Ng mga co-models ko, ayun na si Cinderella, uwi na yan. Kasi they drink sometimes. Sobrang discipline niya talaga. So, wala eh, sabi ko sayang yung oras. So, at least at a very young age, alam nyo na yun, no? Alam nyo na yung priorities, passion ko, at saka ito yung dedication ko sa trabaho ko. Exactly. At saka yung discipline. Important, yung pinakamahirap. Importante yun sa buhay. Pag wala yun, sira eh. Kasi pamilya mo, dala may disiplina. Mahuhuwa rin ng anak mo yun. Di ba? Mm-hmm. Uy, pati sa movies, when you ask my name, siguro may sasabihin, siga ako. Minsan may nakakaaway ako. Pero yung reality, para sa lahat. Yung disiplina. Sa set, bawal sa akin yung sigarilyo, bawal. Noon pa, bawal ang baraha. At bawal ang babae. Sa set. So yun ang mga rules. Makakatrabaho niyo. On time ka dapat, on time. Yes, si Direk Ronnie. Yes. Kasi nagpapauwi ako ng artista eh. Yeah, pag late, pamimakeupan ko. Kasi pamimakeupan mo. Tapos, Direk, ready na. O, pack up tayo. Bakit niyo po ginagawa yun? Para matuto. It's not a reason for them to say na galing ako sa kabila, puyat ako. Isipin mo yung crew. Yeah. When I say, call time ko palagi maaga eh, 7:30. Kami nandun ng 6. Pero gusto ko pag 7, grind na. Hindi pwedeng sayang yung oras eh. Yung respeto niyo yes. sa mga katrabaho niyo. Oh, actually, it boils down to professionalism. Exactly. That's the word, professionalism. When did you feel na parang humina yung action films? Yung pumasok na yung piracy, sa lahat naman eh. Yung 90s yun. Akala ko yung mga bold movies. Tsaka yung pito-pito. Heard about yung pito-pito movies. Pitong araw isushoot. Pitong araw isushoot. Tapos kagad, may mga action din na pito-pito. So, na-divert ng konti eh. Yung quality. Sa mabilis na klaseng pelikula. Na-frustrate kayo. Kaka-frustrate, oo. Pero, ganun talaga eh. Pero sabi ko, okay lang. Importante, survive tayo. That's why nagpo-produce naman ako. Gumagawa ako kahit once a year, twice a year. On my own production. Pero speaking of piracy, naging OMB chairman kayo. Yes. 2009. Ang haba. I served 2 presidents. President Gloria Macapagal-Arroyo, of course, si President Pinoy. Hindi ako tinanggal. Ang galing. So how was that experience like, OMB chairman? Sa piracy yan? Ginawa ko rin, media board? Ginawa ko rin, pinasok ko rin disiplina doon. Nagtayo ko ng running club. Nagtayo ko ng basketball team. Mm-hmm. Nagtayo ko ng martial art sa office. Mm-hmm. Tapos, ang every Monday, plug racing. May special guest ako every time. Inspirational talk. Nandun ako sa office, 6:30 in the morning. No kidding. Sharp. Sharp. Every day. Kasi magtuturo ako sa kanila eh. Mm-hmm. Yung mga maagang darating, tuturuan ko. Mm-hmm. Libre yun, sa taas kami. So, tuwan-tuwa sila. Mm-hmm. Pero, how's that like nung nagkaroon ng controversy? When you were involved with the controversy? Grabe yun. Kasi nga, I'll say something here, no? Yes.
Yung prinsipyo kasi gusto malinis panghalang ko eh. Mm-hmm. Show business, I entered clean. Pagdating sa government service, there was a time tinatanggal ako. Mm-hmm. During the term of Pinoy. Tapos pinapunta ako sa Malacanang, hindi masyadong alam story na to eh. So when I went there, sabi ni Presidente, ang bait niya eh. Sabi niya, sir, ito na po yung resignation letter ko. Kasi bagong presidente, di ba? Sabi niya, may problema ako sa'yo. Ako. Ah, ano po, sir? Eh, basahin mo to. Ganun siya, mukha niya. Basahin mo to. Umiyak ako. Lahat ng mga producer, artista, pumirma para i-retain ako. Because of the hard work. So, wow. Sabi ko, kakakilabot. Sabi ni Pinoy, hanggang ako presidente, diyan ka lang. Iyak ka doon. Tapos yun. Tapos biglang pumasok yung controversies. Kasi nalaman na-extend na ako, yung mga kalabang ko, tinitira ako tuloy-tuloy. Binaliwala ako. I was concentrating my job. Raid. Umakit sa taas. Sandigan bayan. Ang daming media eh. Everyday na yun. Tuloy-tuloy. Kasi OMB pa rin ako eh. Buti hindi kayo na-depressed na... Yun yung papasok yung pamilya mo. Dasal. Very... religious person din ako, Tony. So, everyday, pray. Tapos mahilig akong bisita iglesia. Pag may nakita ko simbahan, baba, dasal. Ganun ako eh. So, yun yung strong faith na nangyari sa akin. Tsaka yung family ko. Kung wala sila... Bibigay kayo? Bibigay in a way, pero andun yung disiplina eh. Parang ano yan eh, parang kabayo, di ba? Pag diretso ka lang. Oo. Pag gumanon, patay ka na. So ako, swerte ako. Tama, may ganun. Oo, swerte ako na... Lang. Maganda yung binahagi sa akin ng kapatid ko, ng pamilya ko. Mm-hmm. So, nalagpasan ko yun. Mm-hmm. And then, nanalo ko. Yeah. I've heard about it. So, yes. So, I won the case. Wow. Reversed yung decision. Tapos, ang... Vindicated. Oo eh. Maiyak lang ako dun dahil there are 5 justices sa Supreme Court. 5 of them voted for me to reverse the decision. Mm-hmm. So, yun yung... saya. Tingin ko, aside from the family, the faith, yung physically, kasi when you go through so much stress, yes. I think it also helps na nag-workout kayo, nagbaboxing kayo, nare-release nyo yung stress. Na? Yung galit, yung frustration, di ba, i-release mo yun? Pupunta ako sa garahe, may bago sa baba. Sasapakin mo lang. Bam! Di ba? Lahat ng mga hindi totoo sinasabi sa'yo, isusuntok mo lang doon. Kahit tumakbo ka, sprint mo siya. Di ba? Sigaw ka. Na-release mo lang you yung stress. You have to let it out. Yes. Kasi pag hindi, maghahanap ka ng outlet eh. Ano bang pwede? Ah, inom tayo. Iinom. Lalabas tayo. Oh. Mamasyal tayo. Gagastos ka pa ng walang sense eh. So doon ako nakafocus. Kaya ang galing, when you go through a hardship, oh, yeah. When you are physically strong, yes. Mentally strong, and emotionally strong, you can overcome anything. Yes. Kaya kasi pag ganung kalaking issue, ganung kalaking pagsubok, para magka-crumble ka, magbe-breakdown ka. Spiritually, parang, yung pero, sobrang disheartening. Pero alam mo yung ano dito talaga, si Maris. Kasi siya yung hindi ko masabi sa tao eh, yung galit ko. Hindi ko masigaw, hindi ko pwedeng ituro sa ito, may kasalanan. Hindi ko masabi yun eh. So, Han, gusto kong tira, gusto kong magsalita. Wag. Control. So siya yung sa kanya ko. Sounding board. Oo, kasi sa kanya ko sinasabi. Labas. Mm-mm. Pero pa yung physical aspect ah. Iba kasing emotional eh. Sa kanya yon. Yun yung importance ng meron kang partner in life. Yes. Right partner in life. May nasa likod mo. May sinasanda lang ka eh. Ako, swerte ako dun kay Maris. Oh. So when you are weak, she is strong. When yes. She is weak, you are strong. Somehow. Solid. Oh. Kaya yung marriage namin is very solid. Yes! Yeah. Solid! Yan ang pag-uusapan natin. Paano nga ba maging solid ang isang samahan in a crazy world? In showbiz and yes. Politics. Can you imagine? They survive politics and showbiz. Yes. Walang chismis, ha? Walang chismis. Solid ang samahan. Hindi lang solid. Pati yung physical nila. Fit. Solid the solid. Thank you. Yan ang pag-uusapan natin sa aming pagbabalik.